Kamusta mga kapuso? Alam ninyo, mahilig talaga akong kumain. Marami na akong nakain ng mga iba-ibang klaseng putahe sa iba-ibang restaurant. Pero ang laging binabalik-balikan ko talagang ulam ay yung sarap ng asim ng sinigang. Pero sa restaurant na ito, ngayon ko na matitikman itong kakaibang klaseng sinigang. Yung sinigang na baboy in guava and pineapple. Pero maliban sa titikman natin ito, dahil excited na ako, makikita na rin natin kung paano ito ginagawa. Kaya tara, samahan niyo ako. Okay, Chef, gusto ko lang malaman muna bago natin simulan, paano mo naisip concept na maikonsepto ang sinigang na, ganitong klaseng sinigang na? Ang sinigang kasi very common sa bahay natin yan. Ayaw nating alisin yung homey feeling ng sinigang, no? So, ang ginawa namin, just to tweak a little bit nung sa sinigang, nagyan natin ng pineapple at saka guava. Doon manggagaling yung asim. At the same time, meron tayo yung konting tamis. So, magigisa tayo ng sibuyas, tapos tomatoes, tapos lagay na natin yung ating baboy. Ah, okay. Ito yung baboy. Mga kapuso, papaalala ko lang ha. Alam naman natin na masarap talaga ang matatabang mga... Yung mga cut na matataba sa sinigang, masarap talaga yon. Pero, siyempre, kapag gusto nating medyo healthy naman tayo, hinay-hinay naman tayo sa taba, pwede naman tanggalin yung taba at yung lean meat lang ang ilagay natin. And then, ilagay natin yung pineapple. Okay. Ang pinya hindi lang nagdadagdag ng lasa, kundi pati ng sustansya. Mayaman kasi ito sa vitamin C na pampalakas ng immune system, fiber na pampaganda ng digestive system, at rich in antioxidants din. Pwede na rin natin lagay yung mga agave, saka yung guava. So, lagay na natin yung ating soup stock. Okay. Pakuluan lang natin siya kasama ng radish. After 45 minutes na pagkakulo, lagay na natin yung mga sitaw, talong. So, ito saglit lang natin palalambutin yan. Pwede na natin ilagay yung ating sili. Kangkong. At syempre, yan yung huli para hindi madaling mag-wilt. Pwede natin tikman. Yung pinakamagandang part. Yan ang inaantay ko kanina pa eh. Kamusta? Masarap na masarap. Lasang-lasa mo yung bayabas at saka yung pinya. Mm. At syempre, chef, di ba, ang mainit na sinigang, masarap ibagay sa malamig na panahon. Yeah. Syempre, pag maulan, mainit yung hinihigop mo. Mm, ang kulang na lang dito, chef, alam mo ko ano? Ano? Kanin. Ay, tama. Syempre, di ba? Masarap talaga yung sinigang na ito kasi nalalasa mo pa rin yung pamilyar na sinigang na nakakain mo sa bahay. Pero nga dahil nga may bayabas at may konting pinya, nag-iiba talaga siya. So masarap pa rin siya, pamilyar, pero parang bago pa rin sa panlasa mo. Hindi pa ako natutunawan dun sa pinagalingan natin isang restaurant, pero kinailangan ko talagang pumunta dito dahil meron daw ang restaurant na ito na kakaibang sinigang. Sinigang na may corned beef. Pero corned beef daw na ito ay hindi yung pangkaraniwan na nabibili natin sa tindahan o kaya sa sari-sari store. Ang corned beef daw na ito ay pure beef at saka homemade. Kaya alamin natin kung paano ito ginagawa. At syempre, tikman na rin natin. Tara! Gusto ko lang malaman, chef. Ano bang pinagkaiba ng corned beef na ito doon sa mga ibang corned beef na natitikman natin sa labas? Yung corned beef, usually karaniwan sa bahay, no? Galing sa lata. Mm-hmm. O naman brand ang binibili nyo. Pero nakahimay na siya. Naka-hash, kumbaga tatawagin natin. Ito buo, sa nakita ko. So, ang kanimang corned beef ang ginagamit is classically, kung sa American or even Irish, parang brisket ang ginagamit. Okay. So, in Tagalog, kamto ang tawag ng cut ng meat. So, bali, kayo mismo ang gumagawa nito? Yes. So, ang unang ilalagay natin dito is actually yung onion. Papakuluan lang yan. Okay. Hanggang lumambot na pampalasa. Susunod yung kamatis. Sitaw. So, okra. Okay. So, eggplant. Mm-hmm. Nilagay ko yung gabi. Tapos yung ating radish. Dadagdag lang natin yung mismong corned beef. The long purpose, para initin. Mm-hmm. May alat na rin siya. And also, parang yung mga gulay, para higupin niya yung asin ng sigang. I see.
Alam ko, pag nilagay mong kangkong, malapit ko na matikman yan. Oo, correct. Yun na yung huli. So, pwede na natin actually ilagay sa bowl. Sige, bibigay ko na ito para masimulan na natin yan. Sige, sige. Na-impress talaga ako dahil iba talaga yung lasa niya. Maliban sa corned beef talaga yung sahog niya, lasang-lasa mo talaga yung beef, tapos malambot na naghihiwalay talaga yung karne. Yung alat ng corned beef mismo, nakatulong talaga doon sa sinigang. Mga kapuso, ang pagluluto ng mga putahing ito halos kagaya lang din sa karaniwang sinigang. Pero mas pinasarap at pinasustansya rin. Kaya I'm sure, yakang-yaka din natin itong lutuin para sa mukasim.